Sumasamba at nagbibigay luwalhati sa inyo. Sa umagang ito, O Diyos, sa aming pagsamba ay kami ay inyong kami ay makakarinig ng mga salita buhat sa inyong banal na kasulatan. Dalangin po namin, Ama, na yung banal na Espiritu ang siyang sumaming puso at sa aming isipan. Ito ang aking dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Para po sa ating ikasampung bahagi at mga hantog, aking pong babasahin ang tala ng isang mga. Sabi po rito, pamagat ay paglago ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging katiwala.
Naging kapalaran po na makatakpo ang ilang mga estudyante mula sa Germany sa panahon ng mga taon ng aking pag-aaral. Gayon din hanggang ngayon. Mayroon akong ilang mabubuting mga kaibigang Aleman. Natuwa ako sa maraming mga bagay tungkol sa aming pagiging magkaibigan. Natuwa rin ako sa paraan ng aking kanilang pagsasalita ng Ingles. May ilang mga katangian sa paraan ng kanilang paggamit ng wikang Ingles kung minsan marahil ay dahilan sa tuwirang pagsasalita. Halimbawa, nais kong sabihin upang magkaroon ng karanasan na kung saan ang isa sa aking mga kaibigang Aleman ay magsasabi upang gumawa ng karanasan. Kaniyang sasabihin na ang kanyang pananampalataya ay bunga ng gumawa ng karanasan kasama ng Diyos. Gusto ko ang bahagi ng pangungusap gumawa ng mga karanasan kasama ng Diyos. Ito ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan, yaon ay naghahayag ng pagkasadya. Sa palagay ko na pagiging katiwala ay isa sa mga paraan na maaari natin magawang karanasan na kasama ng Diyos at lumago ang ating pananampalataya. Narinig ko ang mga tao na nagsasabi na mahirap pala sa kanila na isa ilang alam ang mababa kinita ng pamilya na mag-ikapo at magbigay ng mga handog. Samantalang ang kahirapan ay isang maselan na kalalagyan, nais ko rin na ilagay ang Diyos sa isang pagsubok. Sa gayon ay maaaring magbunga sa lumalagong pananampalataya. Sa paglabas sa kakulangan ng pananampalataya, sa pag-iikapo at pagbibigay ng mga handog at angkinin ang mga pangako ng Diyos ng pagsustento at pagpapala, ay isang bagay na inaanyayahan tayo na gawin sa loob ng paligiran ng mananampalataya, ang isa na gayon din nakatingin sa mga pangangailangan ng iba. Ang isang gayong pangako ay masusumpungan sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga buko. Kung hindi ko bubuksan ang mga lungawan sa langit, at iuhulog ko ang inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang isa pang pangako ay masusumpungan sa mga awit 37 verse 25. Ako'y naging bata at ngayon'y matanda. Gayon pa'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Ang katotohanan na ang mabuting katiwala ay isa sa mga tunay na mga pamaraan na maranasan ang ating pananampalataya. Ating pong paglilingkuran po tayo ng ating pong kapatid upang ipunin ang 10 bahagi at mga sure.
Tayo po nalangin. O Diyos na mapagpala, maibigin at kapagmahal po namin Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi niyo po kami tinatulang. Bilang pagbabalik ng aming po isa sa pong bahagi at mga handog, ito ay nagsisilbi na tunay na kayo po ay tapat at patuloy na pinagpapala ang inyong pong sambayan. Nawa, Panginoon, patuloy nawa na sa pamagitan ng mga salating ito. Alam po namin, kayo ang siyang may paraan na magpalaganap at ibahagi ang mga ito na ito ay magagamit pa sa pagpapalawin ng inyong pong gawain. Patuloy po nawang pagpalain ang mga nagsibigay at sa kanila pong mga pinansyal at mga pagkabuhayan at sa kalusugan, maging sa espiritual man, ay patuloy na maranasan nila ang inyong mayamang pagpapalain. Maraming po salamat ang lahat po ito ay aming hinihiling sa matalas na pangalan ng ngayon pang Jesus. Sarap na sa akin ang kapatid. Kung tayo po yung ipakadalang Biblia, ating pong sama-sama po kasi sa Aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1. Hebreo, chapter 11, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Pagpalain ko ang kalanak, tayo po lahat lumuhan para po sa atin. Sa pananalangin.
Ang aming pong aawitin sa umagang ito ay patungkol sa ang Diyos ay suma sa atin. Na po, yung ang pangalang Emmanuel. Na kung liliwanagin ay, ano ngayon sa Tagalog? Ang Diyos ay kasama natin. Sunshine, shall be given, a virgin will conceive, a human baby bearing undiminished deity.
Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Ama, na Ikaw ay kasama namin. At sa umaga pong ito, amin pong pag-aaralan ang iyong banal na salita. Ikaw po, nawa o Diyos, ang mangusap sa aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So kapag kamatagal na hindi nakakakanta ng matataas, ano ho, unang sigaw talagang mamamaos agad. Ano po? So, 4D singing group. Ano ho, isang grupo na kumakanta sa ikakaluwalhati, ikakapuri ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ano po, tunay nga na ang mensahe ng awit ay nagsasabi, ang Diyos ay kasama natin. Ano po? Sa umaga pong ito ay ang topic po na ating pag-aaralan o ating maririnig ay patungkol sa tunay na pananampalataya. No. Sasabihin niyo sa akin, bakit mayroong tunay? Mayroon bang huwad na pananampalataya? No. Bakit tunay na pananampalataya? Kasi po sa Biblia, mayroong iba't ibang klase ng pananampalataya. Mayroon ding pananampalataya ng demonyo. Kayo ba'y naniniwala? Ang mga sabi ni Kristo, ang mga demonyo rin ay nananampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero sila ay demonyo. Ha? May pananampalataya rin na sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo na kulang. May pananampalataya ang sinasabi ang ating Panginoon, kulang. Mayroong sinasabing kakaunti. Kakaunti ang pananampalataya. May sinasabi rin ang ating Panginoong Hesukristo, totoo o buo o totoong pananampalataya. No? Ito ang ating maririnig ano ho, sa umagang ito, patungkol sa pananampalataya. Pero bago ako magpatuloy, mga kapatid ko, ay nais ko pong tawagin si Nanay Jenny. No? Si Nanay Jenny kasi ito po ay bagong baptize. At kapag siya ay palagi kong pag nakakausap po, ay talagang ang naririnig ko ay testimony. Ayaw ko yung sarilinin, mga kapatid ko. Gusto ko pati kayo ay makarinig. No? Pero ayaw ko namang ako ang magkwento sa inyo. Kaya tatawagin ko si Nanay Jenny ngayon. Sapagkat ako ay siguradong-siguradong na sa mga kinikwento niya sa akin, siya ay nagsasalita. Nakikita ko o naririnig ko ano ho, ang kanyang pananampalataya. Ano po? Gusto kong tawagin muna sa maikling panahon, Nanay. Ano po? Ikaw ay magpatotoo. Yung iyong pagkakilala kay Kristo, ikaw po ay magbahagi sa amin. Ayon po sa inyong karanasan. Ano po? Pwede nyo rin umpisahan talaga sa umpisa hanggang sa bahala na kayo, no? Marinig namin ang inyong pananampalataya. Dito po kayo sa taas, Nay. Dito kayo sa taas para makita po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. Hindi ko po alam kung paano mo umpisahan. Pagkaman ang mga iba dito, kilala na ako. Kasama-sama na rin kami sa dati namin pinaalibang Indonesia. One time po, nung dumating si Pastor Danjie, ugali ko lang po yung pag kami mga pastor po dito na nakapag-awit. Ay di po nila ako magkilala. Ay Pastor, kumusta po? Kayo po pala ang pastor dito. At mga ilang araw ang nagtaan, nakita ko si Pastor, sabi ko, Pastor, punta po kayo sa bahay, kami po siya sa kabila. Pagka hindi niyo po ako
Pastor. Mahilig po ako na kinakausap sila. Pray po ang Panginoon sapagkat ginamit ng Panginoon si Pastor Danjie at ginago ng Panginoon ang aking buhay. Tunay nga po na napakarami pong pagsuko sa dumarating sa atin. Oo, talaga po na sumasamba kami. Pero bakit po ganun? Para kasabihan ng Zimbabwe, si Simba ka uuwi. Hindi po ako natatama. Wala po akong natatama. Panginoon, sabi ko, kung talagang mahal mo ako, tulungan mo ako. Paguhin mo ang aking buhay sa pagmakita mo, Panginoon, at ang tao na gagamitin. Napakarami kong pagsubok. One time po na lumapit sa amin na yung aking anak na di naman kailan sa inyong silo. Apply abroad po. Na umasos din po kami na hindi lang po konting halaga. Pero nakalaw na lang. Pangalawa, ganun din po. At ang pangatlo, siya naman po ay nahulta. Nung po siya ay nahulta, 9 o'clock ng gabi, tumawag siya sa akin. Sabi niya, naipauwi na ako. Ugali ko, sinasabi ko sa kanya, o sige anak, pagdating mo, magpahinga ka at kumain. Maya-maya po, nabinig ko sa cellphone niya, ay, kuya, wag po, parang awa nyo na po. At nawala na po ako ng komunikasyon sa kanya. Alam niyo po, ang una kong sinabi, Panginoon, alam ko, hindi mo pababayaan ang aking anak. Pagkat kami po ay nakarating na sa kabanatuan, may mga tumulong po sa kanya at nirescuehan na po siya. Yung pong yakap niya sa akin, anak, lahat ng bagay makikita, pero ang buhay minsan lang. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin. Patuloy lang po tayo manampalataya. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon sa anumang pagsubo. Lagi po siya narito. Huwag po natin pansinin ang mga sinasabi ng iba. Basta po tayo manindigan na mayroong iisang Diyos na sa atin ay nagmamahal at kailan hindi niya tayo pabalayaan. Purihin ang Panginoon sa pamagitan ni Pastor Danjie. Naamulat po kami. Natutuwa po ako at ang aming mga kapitbahay kasama ko po namin dito sa Pananampalataya. Maraming salamat po. Amen! Praise the Lord po. Ganyan kabuti ang Panginoon. Naho, napakabuti ng Panginoon. Yan ay dahil sa ang Diyos ay nananawagan sa mga kaniyang tupa. At ang sabi ng Panginoon, diringgin ang aking mga tupa ang aking tinig. At kaya kayo narito, isa lamang na palatandaan iyan. Na po, mga minamahal ng mga kapatid, mga tagapakinig, kaya kayo narito, yan ay isang palatandaan na inyo pong dininig ang tinig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Mga kapatid, pananampalataya. Ito ay isang napakahalaga na para ating pag-usapan sapagkat dito, sa ating pananampalataya ay nakakonekta ang ating pong kaligtasan. Ang tanong na ating iisipin, anong klaseng pananampalataya mayroon tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Anong klaseng pananampalataya mayroon tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Ito ba ay tunay na pananampalataya? Ito ba ay kulang? Ito ba ay kakaunti na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo? O ito yung pananampalatayang kapag ka nakita niya, ay siya ay natutuwa. Katulad nung yung babaeng dinudugo ng ilang taon. Siksikan ng mga tao, sabi ng babae, mahawakan ko lamang siya, ako ay gagaling. Lakas ng kanyang pananampalataya. Kaya nung nahawakan, sabi ni Kristo, sino yung humawak sa akin? Sabi na kayong mga alagad, Panginoon, ang dami-daming tao, siksikan, tatanungin mo kung sinong humawak sa iyo. Pero iba yung kanyang naramdaman. Mayroong kapangyarihan.
na lumabas sa ating Panginoon na nagpagaling sa isang babae. Ibig sabihin lamang na ang kanyang pananampalataya sa Panginoon ay pure. Mayroon kasing mga pananampalataya na hindi pure. No? Sige po, tayo ay magpapatuloy. Ang sabi diyan, titingnan muna natin ano ba ang pananampalataya. Sa Hebrew 11 verse 1, may definition po ang pananampalataya. Sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ano yung mga bagay na hinihintay? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. O ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nakabase sa iyong paningin. Ano po? Ang pananampalataya ay kahit hindi mo nakikita ang isang bagay, ikaw ay panatag. Ikaw ay buo ang loob na iyon ay iyong pinapaniwalaan kahit hindi mo pa ito nakikita. Katulad natin, hindi natin nakita ang ating Panginoong Hesukristo. Pero atin siyang sinasampalatayanan. Mapalad tayo mga kapatid ko. Sa ating pananampalataya, kaya tayo naghihintay ng isang katunayan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pananampalataya. Ang isang taong nakabase sa kanyang paningin o sa kanyang nakikita, hindi po siya namumuhay sa pananampalataya. Sabi, the just shall live by faith alone. Ang anong just sa Tagalog? Ha? Ang matuwid. Ang taong matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Wala akong maisain. Kailangan kong magtanim ng palay. Sabado. Ayon sa iyong paningin, kailangan mong magtanim. Ayon sa pananampalatayang matuwid o pure na pananampalataya, Sabado ngayon, magsamba ka. Unahin mo ang Panginoon at yan ang mga bagay na iyong kailangan ay susunod lamang sa iyo. Ibibigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, ang taong kakaunti ang pananampalataya, ang kanyang gagawin, sapagkat kalug na ang kanyang lagayan ng bigas, pupunta siya sa bukid kahit araw ng Sabado at siya ay magtatrabaho. Pero ang taong mayroong pure na pananampalataya, hindi niya alam kung anong kakainin niya bukas, pero ngayon ay araw ng Sabado, sasamba at sasamba siya sa Panginoon. At sa araw ng bukas, makikita niya ang kabutihan ng Panginoon. Yan ang taong nabubuhay sa pananampalataya. Maraming testimonya niyan. Maraming testimony. Kaya tayo mga kapatid ko, dapat mamuhay sa pananampalataya. Hindi lamang sabihin nating pananampalataya, totoong pananampalataya. Buo, hindi hati, hindi kulang, pure. Buong pananampalataya, tunay na pananampalataya ang sinasabi dito. Kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, anumang pagsubok ng buhay mo, ikaw ay panatag. Bakit po? Kasi buo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Buo ang iyong pananampalataya na hindi kanya pababayaan. Buo ang iyong pananampalataya na mayroon kang Kristong darating. At hindi na magtatagal, siya ay ating makikita sa mga alapaak. Ito ang pananampalatayang totoo. Hindi natin, uulitin ko pa, ang pananampalataya ay hindi nakabase sa ating nakikita. No? Kung gusto nyong suriin ang inyong sarili na kayo ay namumuhay sa pananampalataya, anuman ang hadlang sa inyong harapan, hindi nyo yan papansinin. Ang napapansin nyo ay yung kung papaano ninyo sundin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat nandoon ay ang kasaganaan ng ating pag-asa.
pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa ununa natin ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya. Kung sino man ay mayroong pananampalataya, hindi siya mapapahamak. O saan tayo mamumuhay, mga kapatid? Dapat mamuhay tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalatayang kasing laki ng butil, ng binhi, ng mustasa, ay sabihin ninyo sa mga bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat. At ito'y lilipat. Yan ang pananampalatayang totoo. Ano daw kasing laki ng mustasa? Sinong nakakita ng buto ng mustasa? Sino nang nakakita ng buto ng mustasa? Gano'n siya kaliit? Ha? Mas maliit pa sa buko? Sa munggo? Mas maliit pa sa munggo? Mas maliit pa. Parang buhangin, di ba? Maliit na maliit. Kahit daw kasing laki lang ng mustasa, yung ating pananampalataya, basta buo. Hindi dyan pinag-uusapan kung maliit o malaking buto. Naho, maliit man yan, kung yan ay pure, yan ay lalaki, na parang mga punong kahoy na pangumugara ng mga ibon at maging kapakinabangan sa kanyang paligid. Yan ang sinasabing pananampalataya. Buo. Buong pananampalataya. Kung tayo ay magtatanim ng isang butil ng mustasa at isang buto ng abukado, tapos yung abukado, hatiin natin. Pag hinati mo ba ang buto ng... Sino nakakita ng buto ng abukado? Tayo, no? Nasubukan nyo daw bang hatiin yung buto ng abukado? Ha? Hindi pa? Pero nakita nyo ng magkabila ang ano yun? Yung buto ng abukado. Kung tatanggalin ko yung kabilang partner ng buto ng abukado, anong tawag ko sa kanya? Buto pa rin kaya yon? Hindi na? Anong tawag? Sige nga. Buto pa rin. Buto pa rin. Buto pa rin ang abukado yon. Hati nga lang. Tutubo siya, hindi? Bakit hindi tutubo? Kasi hindi buo. Kalahati lang. Anong mas malaki? Mustasa o kalahating buto ng abukado? Kalahating buto ng abukado. Pag tinanim ko sila, sino ang tutubo? Mustasa. Bakit? Bakit hindi tutubo yung abukado? Buto rin yun. Ha? Hati? Kasi kulang. O maaari nating sabihin, mga kapatid, na ako ay may pananampalataya sa Panginoon. Pero dapat nating itong suriin. Ang akin bang pananampalataya ay buo? O yung pananampalataya natin ay nakadepende sa sitwasyon? Kung ang ating pananampalataya ay nakadepende sa sitwasyon ng cycle ng inyong buhay, hindi po yun pure na pananampalataya. Pero kung ang inyong pananampalataya, anuman ang darating sa inyong buhay, hindi magbabago ang nasa loob ninyo na sundin ang kalooban ng Diyos, yan po ang totoong pananampalataya. Nakuha niyo po ang pagkakaiba?
Hindi ko lang alam kung saan ko ikumpara yung pananampalataya ng mga demonyo. Sila ay may pananampalataya din na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero tayong mga tao, mayroon tayong pananampalataya na dapat ang ating pananampalatayang ito ay buo. Kahit kasing liit man yan ang mustasa, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay makapangyarihan. Walang sino mang makakatinag niyan. Operan ka ng malaking halaga, hindi ka matitinag kasi pure ang iyong pananampalataya. Pure. Hindi hati, hindi kulang, hindi kalahati, hindi one fourth. Buo ang pananampalatayang kailangan ng Diyos. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ano kaya yung pananampalatayang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo? Sasabihin ba natin, basta ako ay nanampalataya, ligtas na ako. Okay na yon. Sabi sa John 3:16, sumampalataya eh. Ay, ako ay sumasampalataya. Ako ay ligtas na. Ay, tatanggapin na ako ng Panginoon. Pero alam niyo po, si Kristo ay nagbitaw ng salita na mayroon palang palatandaan ang tunay na pananampalataya. Mayroon ding palatandaan ang hindi tunay na pananampalataya. Sabi niya dito, kung sino daw ang sumasampalataya sa kaniya, ay sinusunod din ang kaniyang ginagawa. Kung paano siya mamuhay, ganun din tayo mamuhay. Ito yung pure na pananampalataya na sinasabi o tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin mo may pananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka naman willing na sundin kung papaano namuhay si Kristo noon. Totoo kaya ang iyong pananampalataya? Paano ba namuhay ang ating Panginoong Hesukristo noon? Ano po ang kanyang iningatan? Isang pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay yung ganapin ang kalooban ng Diyos. Ganapin ang kanyang kalooban sa langit. Kaya ang sabi niya dito, mayroon siyang babala. Alam niya na may mga taong babaguhin ang kautusan. Kaya ang sabi niya rito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang ito'y sirain, kundi upang ganapin. Ginaganap niya. Kung ginaganap ito ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, yung sumasampalataya sa akin ay dapat yun din ang kaniyang ginagawa. Kung ginaganap ng ating Panginoong Hesukristo nang naganapin ang buong kautusan, ay dapat rin nating sundin. Dapat din nating ingatan o isa kabuhayan, ganapin ang kautusan ng Diyos. Mayroon kayong maririnig ngayon, wala na daw ang kautusan. Dalawa na lang, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dalawa na lang ang utos. Ang tanong, paano mo ito ipapractice? Sasabihin mo ba sa iyong kapitbahay, pare, mahal na mahal kita, pahiram ng asawa mo. Ganun ba? Wala na yung utos eh. Pwede nang mangalunya. Wala na yung utos daw. Dalawa na lang. Basta mahal mo kapitbahay mo, kahit wala siya dyan, pwede mo kunin yung kanyang bigas, isang sako. Ganun ba yan? Napo? Ganun ba ang ibig sabihin? Napakakawawang aral.
na mag-ingat tayo mga kapatid ko, dahil ang dulo ng pag-aaral na yan o ng ganyang aral, kapahamakan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil narito, ipinapasunod sa atin ang ating Panginoong Hesukristo kung paano siya namuhay noon, kung ano ang kanyang sinusunod, ang kanyang lifestyle, dapat ganun din tayo. Hindi natin sasabihin na wala na ang kautusan, kundi sundin din natin ito, gaganapin din natin ito, sapagkat ito ay ginaganap ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ginagawa natin ito, tayo nga ay tunay na Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano ay tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, sumusunod sa yapak ni Kristo. O ako ay Kristiyano, ako ay nananampalataya sa aking Panginoong Hesukristo. Tapos, hindi mo pala ginaganap ang kautusan. Anong tawag sa iyo? Ha? Dagdag ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang mga bagay, lahat ng mga bagay. Ano po? Mawala man ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Kaya sino ang tao na magsasabi na wala na ang kautusan? Naho? Ang nagsasabing ganito na wala na ang kautusan, questionable ang kanyang pananampalataya. Hindi na ako sigurado kung ang kanyang pananampalataya ay pure. Naho? Ano pa ang lifestyle ng ating Panginoong Hesukristo? No? Kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay makikita natin sa ating mga sarili, sinusunod natin kung paano siya namumuhay. Ngayon, sa Lucas 4 verse 16, na po, isang kaugalian, nasaan na yung kaugalian? No? Uy, hindi na makita. No? Kaugalian. Sabi niya, at siya'y napa sa Nazaret na kaniyang nilakhan, at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumapasok o pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Pag nangyari ng ikatlo, matatawag ba natin na kaugalian? Sabihin nating lima, nangyari man ng limang beses, hindi na naulit. Matatawag ba natin kaugalian? No? No, walang sumasagot ah. Matatawag ba natin kaugalian? Hindi. No? May yes, may hindi. Ano ba talaga? Ha? Pag sinabing kaugalian, routine mo yan. Habang ikaw ay nabubuhay, ginagawa mo yan. Kaugalian. Ang kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo, kapag araw ng Sabat, ay pumapasok siya sa sinagoga, nagtuturo. Ipinapangilin ang araw ng Sabat. Ngayon, kung ikaw ay may totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, automatic, sinusunod mo ito. Dahil kung hindi mo ito nasusunod, ay questionable. No? Questionable yung ating sinasabing pananampalataya. Ang sabi sa Santiago ito, ano ho? Mas malinaw. Anong pakikinabangin o papakinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? O, kahit magdala ka ng trumpa dyan, ikot ka sa buong bayan ng Natividad, sabihin mo, ako ay nananampalataya sa aking Panginoon. Ako ay mayroong pananampalataya. Hindi naman nakikita.
Hindi ka naman sumasamba sa tamang araw. Oh, ibang araw naman ang pagsamba. Hindi mo naman nasusunod ang kautusan. Oh, may mga pamumuhay si Kristo na hindi mo sinusunod. Sabi niya, makapagliligtas kaya sa kanya ang ganong pananampalataya? Hindi naman nakikita sa kanyang mga gawa. Ang pananampalataya kay Kristo, mga kapatid ko, ay ano ho, nakikita ng mga tao sa paligid mo. Kung ang kapitbahay mo ay palaway, ikaw ay hindi palaway. Kung magnanakaw ang kapitbahay mo, ikaw hindi. Kasi katulad mo si Kristo. No? Napag-usapan natin namin kagabi, kapag sinampal ng kanan, ano ho? Sampalin mo sa kaliwa. Oh, anong sabi? Ha, ganun ba? Ang sabi ng Biblia? O iharap mo yung kabila para makontento siya. Ha? Pag binato ka ng tinapay, eh, batuhin mo rin ang tinapay. No? Siyempre, para hindi marumihan, ilagay mo sa garapon. Saka mo sa ibigay. Ganon po ba? Hindi po. Hindi ganon ang turo ng ating Panginoon. Iba tayo sa sanlibutan. Bakit kaya ang tahanang ito ay napakabait? Hindi man lang marunong manloko. No? Isang dahilan lamang po, mayroon silang totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pananampalatayang ito ay kusang nakikita ng kanilang kapwa. At hindi nila namamalayan na ang mga taong ito ay naging pagpapala sa kanyang paligid. Ito ang mga taong mayroong pananampalatayang totoo, nakikita sa kanilang mga gawa. Hindi yung sigaw ka lang ng sigaw na ikaw ay may pananampalataya, hindi naman nakikita sa iyong gawa. Ang sabi sa 1 John, ikaw ay sinungaling. Mabigat yun. No. Ikaw ay sinungaling, sabi ng 1 John chapter 2. Tuloy, datapwat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan? Mabigat na ano ito, no? Wala daw kabuluhan. Taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalatayang walang gawa ay patay. No? Mamaos ka ng kakasigaw diyan. Hindi naman nakikita sa buhay mo. Ang iyong pananampalataya ay patay. No? Hindi pure. Hindi nga kulang eh. Patay. Baog. Pag ikaw ay baog, sasabihin sa iyo ng tao, wala kang, ha? Walang silbi. Bakit ganun ang pagbaog? Sasabihin, walang silbi. Kawawa naman. Baog at patay. Kapag ang iyong pananampalataya ay hindi nakikita sa iyong mga kinikilos. Sa iyong pananalita, kung paano ka makitungo sa tao, kung paano mo igagalang ang araw ng Sabat, kung paano mo susundin ang kautusan ng Diyos, ho, diyan makikita ano ho, ang iyong pananampalataya, kung ikaw ba ay pure o kung ikaw ba ay kulang. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, okay, ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, rather. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin. But hindi na nakikita. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. No? Kung tayo ay may totoong pananampalataya sa Panginoon,
makikita sa atin ang ating katungkulan. Ano yung katungkulan yun? Yung atin ginaganap o sinusunod ang mga utos o ang banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Last slide, ano ho? Ang sabi rito, darating ang ating Panginoong Hesukristo. At syempre, ang kanyang aanihin, yung totoong pananampalataya. No? Kasi yung totoong pananampalataya, yan ay mabubuhay, yan ay lalaki, yan ay lalago, mamumunga, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, yan ay kanyang aanihin. Kanyang aanihin. Ngayon, kung ang ating pananampalataya ay kulang, hindi po yan mabubuhay katulad ng kalahating buto ng abukado. May pananampalataya o mayroon tayong buto, itinanim natin, kaya lang kalahati yon, hindi yon mabubuhay, hindi yon lalaki, hindi yon lalago. Sinong magsasaka ang mag-aani noon? Ano ba? Meron ka bang nakitang farmer na nag-aani ng kanyang bukid, wala namang bunga? No? Wala po, kasi wala naman siyang aanihin. So sa atin mga kaibigan at mga kapatid ko, dapat ang ating mga pananampalataya ay pure, totoo. Ito ay sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, ito ay tutubo, magiging malago, magbubunga, ano ho, mahihinog. At darating ang Panginoon, darating ang mag-aani. Ano ho, sa muling pagparito ng ating Panginoon, wala siyang ibang aanihin, kundi yung mga taong nakahanda para anihin. Ano ho? Pero kung kulang ang ating pananampalataya, paano ba tayo aanihin kung hindi tayo tutubo? Ngayon, mga kapatid, ano ho, sasabihin ng Panginoon, narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng utos ng Diyos na may pananampalataya ni Jesus. Ha? Ito, pananampalataya. Ang palatandaan na may totoo kang pananampalataya sa ating Panginoon, aanihin ka sa huling kapanahonan sa kanyang muling pagparito, ikaw yaong isa sa mga sumusunod ng kautusan ng Diyos, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Napo. Mga kapatid ko, hindi pa huli ang lahat. Napo. Narito ang katotohanan na sa inyong mga mata, na sa inyong mga pandinig, ano ho, inyong nararamdaman. Ano po, itanong nyo sa Panginoon, Panginoon, ang akin bang pananampalataya ay pure? Kung ito po ay kulang, Panginoon ko, tulungan nyo na ito ay maging buo. Ano? Panginoon, ako ba ay nag-aalinlangan sa inyo? Ako ay maraming mga balakid sa buhay. No? Tulungan niyo po ako na ang aking pananampalataya ay maging buo sapagkat ito ang inyong kagustuhan. No? Ito ay ayon sa inyong ikakaluwalhati. Mga kapatid ko, mahal tayo ng Diyos. At hinding-hindi siya magsasawa na tayo ay paalalahanan. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, nandoon siya patuloy at patuloy at patuloy na nagpapaalala sa atin. Anak ko, manampalataya ka sa akin. At ang kanyang panawagan ito, ay yung totoong pananampalataya. Huwag tayong mag-alinlangan. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos, ano ho, ay makapangyarihan sa lahat. Wala siyang hindi kayang gawin. Ano ang nakakahadlang upang tayo ay hindi sumampalataya ng buo sa ating Panginoon? O mga kapatid, tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon.
Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid ko. No? Narito pa lang tayo. No? Sa mga taong o sa mga nakikinig rito, no? Kung inyong nararamdaman na kulang o hindi buo ang inyong pananampalataya, ngayon pa lang, kapatid ko, manalangin ka sa Panginoon, kausapin mo siya, humingi ka ng tulong. Ako man ay struggling din. Ano po? Humihingi ako ng tulong sa Panginoon. Sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ano ho? Na aking hinihingi araw-araw, ano ho? Na maging buo ang aking pananampalataya. Ganun po ang ating gagawin. Ano po? Na maging buo ang ating pananampalataya sa Panginoon. At narito, ano ho? Dito ang ating kaligtasan. Sa ganitong pamumuhay, mapapangalagaan natin ang ating pagkaligtas. Kagabi, mga kapatid ko, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kaniyang tinig ay totoong dininig ng kaniyang mga anak. Nananawagan ang ating Panginoong Jesucristo na tayo ay lumapit sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya. At sa umagang ito, patuloy ang Kanyang pagtawag, mga kapatid. Kung kagabi ay mayroong mga nag-aalinlangan, kapatid ko, ano po? Ito ang final na panawagan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nananawagan sa atin. Sabi, ngayon ang araw ng iyong pagkaligtas. O bakit ka tumitigil? Magtindig ka, lumapit ka kay Kristo at tanggapin mo siya sa iyong buhay. Sa mga oras na ito, mga kapatid, no, sa mga taong nananalangin, Panginoon, nais ko pong lumapit sa inyo. Nais ko pong magbagong buhay. Nais ko pong magkaroon ng relasyon, malagong relasyon sa inyo, yung namumungang relasyon. Oh, gusto ko pong magkaroon ng tunay, totoong pananampalataya habang ako ay nabubuhay sa sanlibutang ito. Kung ganito ang inyong panalangin, mga kapatid ko, ano po? Ay ipakita niyo po ito sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Ano po? Kung sino man ang nagnanais na lumapit sa Panginoon, ipakita niyo ito sa inyong pagtayo. Meron po ba? Bakit parang konti na? Yung iba ayaw lumapit? Ha? Ilapit natin sa Panginoon ang ating sarili. At sa ngayon, ano ho? Nais ko pong i-request ang mga taong nagnanais na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng bautismo. Kapatid ko, inaanyayahan kita rito sa unahan. Huwag po kayong mahiya. Lumapit kayo rito. Ang mga kapatid na nagnanais na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng bautismo, lumapit po kayo sa unahan. No? Huwag niyo pong ikahiya ang inyong pagtanggap sa ating Panginoon. Ano po, ito ay kalakip ang buhay na walang hanggan. Mayroon pa po ba bago natin tawagin o i-request ang ating district pastor na si Pastor Alex Rigor para ipanalangin? Mayroon pa po bang gustong humabol? Aha. Si Lot ay... Nasaan si Lot? Okay, so umuwi lang saglit, sasama. Isama natin si Lot sa ating panalangin. Sino pa po, mga kapatid ko? Mayroon pa ba na nakakaramdam dito na
nais lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at tanggapin siya sa pamamagitan ng bautismo. Ano po? Ikaw ay lumapit, kapatid, huwag kang mag-alinlangan sapagkat hindi ako ang tumatawag sa iyo. No. Ang tumatawag sa iyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako, hindi ako ang makapagliligtas sa inyo. Ang makapagliligtas sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako lamang ay kanyang instrumento. Ano ho? Tinatawagan ko kayo rito sa harapan. Kung kayo po ay willing na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng bautismo, ay lumapit po kayo dito sa mga. Patungkol sa inyong kaligtasan. Huling panawagan kung sino po ang narito na nais na ibigay ang kanyang sarili sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Ikaw, kapatid, ay huwag kang mag-aalinlangan na dito ay lumapit. Sapagkat narito sa araw na ito ang kaligtasan. Akin pong tinatawagan ang ating pong district pastor, si Pastor Igor, upang idalangin ang ating mga tayo po yung mga kapatid, ito sa ating mga mata, upang special na dalangin ang ating mga kapatid na tumanggap sa Panginoon bilang personal na kapatid. Tayo po yung dalangin. Takilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, ang tahanan po ay nasa mga langit. Ibinabalik po namin ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan na sa lahat ng dako, kayo po ay tumatawag sa inyong mga anak sa isang layunin na kayo po ay paglilingkuran na may katapatan. Narito po, dakilang Diyos, kilala niyo po sila sa kanilang mga pangalan, nababasa niyo po ang kanilang mga puso at isipan. Sila po ay nagdidesisyon na magpasakop, sumunod at sumampalataya at paglingkod sa may katapatan sa inyong banal na harapan sa oras mo. Special po namin dinadalangin, tinatagubilin sila sa inyong mga kamay, naway managana ang iyong mayamang biyaya. Sa kanilang pagtanggap sa inyo, sila po ay makakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, mga hamon ng buhay sa aming paglilingkod sa inyo. Naway isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa labi. Tulungan sila at kanilang buhay sa bayan.
Pisa din po namin dinadalangin ang mga hindi pa nakapag-desisyon na may patuloy din pong managana ang biyaya at ang banal na espiritu upang patuloy din po sila makapag-desisyon sa mga susunod pang pagkakataon. Pagpalain po ang mga kapatid nito at pagpalain ang buong iglesia ng Natividad sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, salamat. Maraming na po kayong ano po? Para sa ating pagkatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang O kapatid ko, ikaw ay magtatapos. O brothers, we pray. Katotohanan ito, O Diyos, nawain kami po ay tulungan ninyo na magkaroon ng totoong pananampalataya. Pananampalataya lumalago, pananampalataya namumuha, pananampalataya lumulwalhati sa inyong banal na pangalan. Ilalayan po ang bawat isa sa amin
lahat ng nakakarinig ng aking tinig, kami at ang aming mga mahal sa buhay ay naway patuloy na makaranas ng inyong kalinga at paglilitas. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sabat po, mga kapatid ko.